Kumusta mga kataka? Okay, ngayon ipapasyal ko kayo sa isang taniman ng nipa, okay? Tatalakayin natin kung ano yung mga pwede nating pakinabang dito sa nipa, okay? So, nagpapasalamat tayo dahil nagpaalam tayo sa may-ari si Uncle Lito Rabanal, okay? Na i-feature natin itong kanipa niya, okay? Let's go! So, mga nipa, mga kasaka, no? So, yan, inalagaan nila. Kaya, linilinis nila yan. So, punta tayo dun sa pinakamalawak na parte. Okay? So, ganito yung itsura yung maliliit na nipa, mga kasaka. Yan. Yan, ito mga pwede na ito yung tinatanim, okay? Ayan. So may proyekto ng BFAR na magtanim dito pang sa mga gilid ng ilog, no? Okay, yan. No, dito tayo doon. So mga kasaka, malawak din to. So may almost 1 hectare tong na kanipahan, no? Yan. Lawak. Okay, dito tayo mga kasaka. Pasyal-pasyal muna tayo. Yan. So yun ang bunga niya mga kasaka, yung kinakain natin. Yan. Okay, itong bunga niya, ha? Okay, so pang isang pakinabang dito mga saka, itong dahon niya, no? Okay, ginagawa tong pang bubong, okay? Tinatay ito na pang bubong. Okay, tinatay dun. So, ito mga kasaka, no? Ang nipa kasi ay ginagawa pang suka, no? Yung parang nyug din, no? Ginagawang suka. Tapos maganda to sa mga gilid ng ilog, mga kasaka. Yung mga na-erode, yan. Maganda tong pang ano ng gilid kasi para hindi mag-erode, yan mga kasaka, no? Then, ang importansya pa nito, livelihood, no, mga kasaka? Okay. So, mga kita nyo naman mga kasaka sa mga resort, no, karamihan nipa yung ginagamit nila sa bubong, no? Malamig. Kasi mas malamig. And then, pag yero kasi ang nilagay dyan mga kasaka, gilid ng dagat ay madaling mag-corrosion, no? Kalawangin. So, mas maganda to, no? Okay, nipa, yan. And then, nakakatulong din sila sa environment, no? Ano to, habitat ng mga snail. Okay. Yan, meron dyan ni snail, oh, mga kasaka. Okay, yan. Yan, mga habitat niyan. Kinakain din yan yung mga daon niyan para ano, yung mga reject na dahon. Yan. So, yan. So, yan, marami to mga kasaka. Matagal-tagal na rin tong naitanim, no, mga